merong tuturo ko, I want to make sure it is written. Kasi yun po ang sabi ng ating mga scripture, it should be written. At ito nga po ang sabi ng kasulatan, sabi po doon, 1 Corinthians chapter 9, verse 11 and 14. Tatanda ko po ninyo, itong chapter 9, ito po yung appeal ni Apostle Pablo na sila ay matulungan sa kanilang mga gawain. Ito yung matatanda niya, sabi niya, hindi pa kami nagbubuto, hindi pa kami nauukaw, wala pa kami pamilya. Ito po yun. At dito sinabi niya, if we have been planting the things of the Spirit for you, okay, that it seem a great thing for you to give us a part in your things of this world. Ah, sabi ito sa 14, sabi, even so did the Lord give orders that the preachers of the good news might get their living from the good news. Ang nangaral sila ng Ebanghelyo, dapat yung kanilang sila ay dapat mabuhay sa pamagitan ng Ebanghelyo. Tingnan niyo po sa Tagalog, sabi ko, kung ipinaghasik namin kayo ng mga bagay ayon sa Espiritu. Kanilang tungkulin po yun. Nag-aasik ng mga bagay ayon sa Espiritu. Preacher. Ayun, nag-guide siya para sa soul. Diba? Yung preacher po yun. Diba? Kaya nga sabi nito, kung ipinag-aasik namin kayo ng mga bagay ayon sa Espiritu, nasabi, malaking bagay baga na aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman. Diba? Give and take lang. So, ang amin, masiguro, pakainin ang inyong ano? Ang inyong mga kaluluwa ng mga salita ng Diyos. Okay? So, malaking bagay ba na suklian niyo yun na kami ay masuporta ng mga bagay na ano? Ang kailangan naman namin dito sa mundo. Okay? Dapat natin yan? So, may tungkulin ang bawat isa. At bilang kami mga preacher, sisiguraduhin namin ang aming ipakakain sa inyo mga salita ng Diyos ay tunay na salita ng Diyos na mabubusog ang inyong kaluluwa tungo sa buhay na walang hanggan. At ang tungkulin naman ninyo, suportahan ninyo yung aming gawain. Okay? Na makapagsumikap kami na maituro. Eh kung si preacher ay sakitin dahil walang pambili ng gawa, paano pa makapagturo? Di ba? So, kaya nga, thank you sa PhilHealth, ha? Dahil sa inyo, meron akong PhilHealth, di ba? So, kung si Mr. Preacher hindi makabili ng mga reference materials, mga libro na para increase yung kanyang knowledge, sa palagay niyo, anong sustansya ng salita ng Diyos ang maririnig ninyo? Alagang nangibuti pa yung mga preacher nakakahingi, ano? Kung walang nagbibigay sa preacher ng mga pambili niya ng libro, pambili niya ng mga, para ma-increase yung kanyang knowledge sa the Word of God. Anong sustansya ng salita ng Diyos na may para sa libro? Dapat tayo naka-cycle lang, di ba? Naka-cycle lang. Kung si preacher ikutan yung kanyang pamilya, dahil tatandaan niya, dito rin niya sinabi sa 1 Corinthians, meron bang kawal na nakikipagdigma. Ha? Tapos, habang nakikipagtutukan, sabi, teka ko muna, bibili muna ako ng bigas para sa aking asawa. Diba? Hindi pwede, diba? Habang nakikipagdigma, talaga nakikipagdigma ka, pero inaasahan mo na yung nagpadala sa'yo doon, ang gobyerno, ay susustentuhan yung ano, yung asawa mo, mga anak na naiwan sa bahay. Diba? At dito rin yung sa 1 Corinthians, siguro mas maganda basahin natin. Sabi po naman ang kasulatan ay ganito. 1 Corinthians chapter 9, ganyan sabi. Magtatanim ako ng ubasan, pero hindi ako makakain ng ubas, ng buma ng ubas.
Ha? Maglilingkod ako sa gobyerno bilang kawa para protection ng aking bayan, tapos yung aking pamilya, hindi ko na tulungan ang aking gobyerno. Yan ang sinasabi rito. Diba? So, kapag nagpapagal, dapat ano? Dapat may katumbas na ano? Na tulong para yung pagpapagal niya ay magpatuloy sa pagpatuloy na magprogreso yung kanyang pagpapagal. Okay, so kung babasahin natin ito, napakahaba. Pero ito ay may tungkulin. Ito ay sinabi niya sa Apostol Pablo para sa ganun, mapakita sa mga congregation na dapat nilang matulungan ang kanilang Sabi niya, kung ipinagkasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga na aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman, gayon din naman ipinag-uutos ng Panginoon. Sino may utos? So itong bagay na ito na inyong gagawin, para sa inyong preacher, ito ay utos. Na ano? Utos ni Lord, ng Panginoon. At tinutukoy na Lord yan ay si Jesus. Okay? Jesus po, yun natin ito sa context. Sabi, ganyan din naman pinag-uutos sa Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mabuhay sa pamagitan ng ano, ng Ebanghelyo. Kung tatanda niyo ang ating mga nagsisipangaral, ano siya doon sa Mark chapter 10 verse 10, kapag kayo pumunta sa isang bayan, again, huwag na kayo magdala ng kung ano-ano ba, mapagkat kung saan kayo tutuloy, lahat ng inyong pangangalangan ay sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang anak, sa kanyang pagsasabi.